inyong mga kasama hanggang alas 12 ng tanghali, Mami Bel Surara. After 9 long months, back to studio po tayo. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Sa Visayas, Mindanao, buong mundo, samahan po ninyo ako at ng aking mga inimbitahang guests. Napapakinggan po tayo sa Dagupan via DWIN 1080 kHz. Mabig ka ba sa Tixi kayo? Amen! Sa Cebu, DYFX 1305 kHz. Mayong buntag, kaninyong tanan. Sa Davao, BRTC 1224 kHz. Maupay na agad. At sa Lucena, DZEL 1260 kHz. Magandang umaga po sa inyong lahat. San man po kayo, panig ng mundo naroon. Good morning, good afternoon, and good evening. Simulan na natin ang ating programa. Pwede niyo po kayong makinig sa Mega Manila 1062 kHz sa mga taga Maynila, taga Quezon City at sa Metro Manila NCR. Yan. Nas, kasama na ba natin ang ating guest? Nakikita na ba siya? Ayan, ang ating guest, mga ginigiliw naming taga-subaybay, walang iba, isang food blogger, cooking blog, YouTube channel proprietor, walang iba kundi ang ating napakagandang Miss Ria Ramos Secreto. Magandang-magandang araw, Miss Ria. Hello po, good morning sa lahat. Tapos kayo. Ayan, medyo. Ayan. Naka-pink siya. Try no kami. Naka-pink din. Kumusta naman ang aming food vlogger? Hindi po ako mahilig sa pink. Kumusta ang ating food vlogger? Ay, ito po. Mabuti po. Happy. Dapat happy tayo. Okay, Miss Ria, bago tayo pumalaot sa ating kwentuhan, pakinggan mo ang inihandang tula ni Mr. Shalmar Isa sa kanyang orihinal na tula na may kaugnayan sa paksang tatalakayin sa YouTube. Matuto kung paano magluto. Ito po yun. Pakinggan po natin. Okay po. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Bel, at sa iyong panauhin at mga nakikinig sa atin ngayon. Ang aking unang tutulain na may kaugnayan sa topic na food vlogging ay sa YouTube matuto kung paano magluto. Marahil ay mahilig ka rin manood ng mga videos sa YouTube naka-upload. Marami sa ngayon ay may video vlog. Kilala rin ang mga gumagawa ng vlog. Ang vlogging ay may maraming followers, lalo na kung ang paksay gusto ng abangers. Abangers ay mga manonood na inaabangan kung ano ang paksang pinag-uusapan. Isang cooking vlogger si Ria Secreto, kanyang tinuturo sikreto sa pagluluto. Iba't ibang masasarap na mga pagkain, kung paano niluluto ay panonoodin. Siya ay tinatawag na Miss Palengke Queen, galing sa palengke ang sangkap na lutuin. Prawns Fermidor, gawa sa mga sugpo o hipon, nagluto rin siya ng pastel na isdang pink salmon. Pati na ang pink salmon cheesy baked macaroni. Kapag napanood ang vlog, kakain ka ng marami. Dahil ang pagluluto ay isang nakalilibang na hobby, mabusog sa masasarap na pagkain nang maging happy. Loveliness! Lamabel at magandang umaga po. Thank you so much. Napaganda ng tula mo, Mr. Shalmar Isa. Happy ka ba, Ria? Matuwa naman yun. Saktong-sakto para sa akin. Sok na sok. Para sa'yo yan. Ipalaganap mo yan tulang yan, Miss Ria Secreto. Matuwa naman. Ang galing. Oh. Thank you. Okay.
Medyo paputol-putol yung linya mo. Ayos ka lang ng ano ha, ng iyong presto. Okay, yan. Nanonood sa atin ha, si Jean Manuel Sabayton ha. Para sa ganon ay matuturo ng food vlogging. So, itong pagpo-food vlog mo, kailan pa ito nagsimula, Miss Ria Ramos Rex Secreto? Ayun, Miss Belle, alam mo, sobrang bago lang po. Actually, nag-start lang po ako nung ECQ. Okay. Itong quarantine lang. So, ako po ay isang quarantine vlogger. Uh-huh. So, ako nung quarantine lang po. Quarantine vlogger, sige. Ano bang mga ginagawa ng quarantine vlogger? Go, go. Kwentuhan mo kami. So, ito na nga po yung nag-start po ako, di ba? Uh-huh. So, quarantine, mostly nasa loob lang ng bahay, di ba, ang mga tao. So, ngayon po, hanggang sa nag-isip po, nung una nag-worry ako, sabi ko na kung paano kaya ito. Di ba, kaya yung business, ganyan-ganyan. Pero nung time na nag-isip ko po na nauso po ang mga online selling, dito po pasok yung nagdaro po ako ng online palengke, yung Ria's online palengke, na i-deliver po doorstep, their doorstep yung lahat ng mga kailangan nila, lahat ng palengke needs nila. Oh. At doon na rin pasok sa isip ko na mag-vlog na rin. Sabayan ko na, di ba? Uh-huh. O, di yun po. So, yun nga po, luckily po, ilang months lang po na tinrabaho ko, in 2 months po, na-monetize po ang aking channel. Wow! Ayan. So, sa mga pinod-vlog mo, sa mga ibinlog mo, kasi may kasama ako dito, mahusay din mag-vlog at iba-iba yung kanya binablog. At minsan nga, napanood ko yung food vlog niya, mga sardinas, na iba-iba yung luto, food vlog din siya. So, ikaw, ano yung napaka bestseller, kung baga sa pamilihan, na ina-vlog mo na pagkain? Ayun, bang... so, very good question, Spell. Since nga po sa big salmon business po ako. Uh-uh. Siyempre, Spell, uh-huh, ginawa na po ng iba't ibang ways on how to cook big salmon. Okay, sige. So, opo, yun. So, meron po akong pink salmon carbonara. Meron din po akong pink salmon pastel na nabanggit nga po kanina ng ating manunula. Uh-huh. Meron din pong pink salmon kare-kare. Uh-huh. So, sobrang basta po, regarding po sa salmon. Ayun. So, bakit salmon ang napili mo na i-vlog? Ano ba meron sa salmon? Ayan, oo. Ano meron sa salmon? Humon type spell. Uh-huh. Humon po kasi is one of the nutritious foods in the planet or in the universe. Uh-huh. O, diba? Uh-huh. Yun nga po, dahil nga po nasa pink salmon business ako. Uh-huh. So, it's also one way of promoting na rin yung aming salmon business. Uh-huh. Uh-huh. At syempre nga po, dahil ang salmon po kasi very nutritious nga po. At uh-huh, powerful po yan. Ang pink salmon din po ay, una, napaka-healthy po yan. Healthy food po yan. Uh-huh. Totoo yan. Siya sa number one po, yung kanyang karakteristik nga po ay omega-3, mm-hmm, Miss Belle. Mm-hmm. Alam mo yan. Mm-hmm. And then, ano pa? Napakaganda rin po yan dahil sa mga gusto po mag-diet. Dahil protein po yan. Mm-hmm. Opo, protein po yan. And then, anti-cancer din po yan. Mm-hmm. And then, anti-inflammatory. Mm-hmm. Diba po? Magiging healthy po tayo, di ba? Kapag kakakain, ay madalas ng pink salmon. Ayun. Okay. Alam mo, may nag-comment dito, oh, napanood ka daw si Frank Ria Secreto ng Tagisan. Hi. Tapos sabi niya, sarap naman niyang tinatalakay ni Miss Ria. Sana matikman ang pink salmon na yan, oh, di ba? Oo, kay Miss Nance Pascual galing yan. Naging sikat ka na dahil sa Tagisan ng galing, no? Diba? Thank you po for watching. Thank you. Okay. Okay, Miss Ria, dahil nasa food business ka, nasa vlogging ka,
Ito ba yung epekto sa iyo ng quarantine? Positive effect, di ba? Ayun. So, yun na nga po, Miss Bell. Positive side naman po. Uh-huh. Ito po yung gandang na itulot sa akin ng quarantine. Uh-huh. Ako ay na-encourage, natuto po na mag-vlog. Uh-huh. Natuto po. Uh-huh. So, siguro po, isang reason ko rin po talaga, Miss Bell, is una po, is aliwin po yung mother ko. Oh. Pre, ano po, walang apo, alam nyo na, lagi lang nakatahay, nakakulong. Uh-huh. So, nung po noon, talagang parang wala siyang energy, alam nyo, malungkot siya. Uh-huh. Pero alam, nung time na sinama ko po siya sa pag-vlog, uh-huh, ala, si mother, si nanay baby, uh-huh, sobrang energy na. Uh-huh. Kung nandun ay natuto na siya na, alam niyo po yun, vlog-vlog, art-to-art, sa camera. So, isa-isa po sa naging main reason ko po talaga yon, aliwin si mother. So, kapag maganda pala talaga yung purpose mo, madali ka ma-monetize. Ay, sabay ganun. May biyaya, may blessings. Ganun talaga, Miss Ria, pag ikaw ay mapagmahal sa magulang, pag inunamang pagmamahal din sa magulang, pangalawa sa ating Panginoon Diyos, nako, ang biyaya bubuhos. Nangyayari sa'yo yan, di ba? O, oh, kita mo naman, nakita ka na sa television. Blessings din yan. Ikaw ay nakilala, di ba? Oh. Opo, thank you. At pinaka-lastly pa, Miss Bell, ayun na nga po, nag-e-edit ka na, nasi-share mo pa yung mga hobby mo, di ba? Same, may chance ka pa, Miss Bell, na kumita, o, di ba? Ayun, yun ang pinaka- yun ang pinaka-importante sa panahon ngayon dahil maraming walang trabaho, yung oras nila, pwedeng maging kapakipakinabang tulad ng ginawa mo, Miss Ria, di ba? Sa halip na ikaw ay naririyan lang sa bahay, naririyan kasama si Mami, si Nanay Baby, di ba? At ngayon, si Nanay Baby, vlogger na rin. Ang galing naman. Kumusta mo ako kay Nanay Baby? Suki ako ni Nanay Baby nung ako ay bata-bata pa sa... sa pamimili. Namamalengke kasi ako noon si Nanay Baby yung lagi kong pinupuntahan. Dahil sa bukod sa mura na, may dagdag palagi yan sa akin. Ayan. Kumusta mo ako, ha? Kumusta mo ako? So, sa mga nakikinig ngayon, may mga tips ka ba? Kasi ang daming gustong mag-vlog. At nais nila maging food vlogger. Ano ba yung dapat na maging katangian ng isang vlogger? Ano ba dapat na gawin para katulad mo na monetize. Meron akong kasama dito, ganun din na monetize din niya, ang galing. So, bigyan natin ng tips yung ating mga nakikinig ngayon. Bakit kapakipakinabang ang mag-vlog bukod sa nakakaaliw? Oo, ano pa yung dapat na maging katangian? Halimbawa, ito may nanonood sa atin, ito nga si Jean Manuel Sabayton. Gustong-gusto niyang mag-vlog, pero di niya alam kung paano sisimulan. Ayan. Ito pa. Si ano pa? Si Angelo Redahan at kasama si Nanay Emma Redahan na nakikinig sila ngayon sa Mabolo, Malolos. Eh, tuwan-tuwa sa'yo dahil napanood ka din daw sa tagisa ng galing. Marami ka talaga fans, ha? Sumikat ka talaga. Okay. Sige. Ayun, number one, Miss Bell. Uh-huh. Aspiring po, or sa mga, kagaya ko rin po noon na dream lang po na maging vlogger. At ito na nga po, guys, na. Pero una, wag po muna natin isipin yung sa monetization side. Wag po muna natin isipin na, kaya ako magbo-vlog, dahil gusto kong kumita, dapat po tayo ganun. Una po natin isipin po natin na, i-share natin yung knowledge natin dahil gusto po natin, passion natin to. Correct. Yun talaga. Dahil, ano po eh, it follows po after. Oh, kailangan po talaga gusto nyo siya. Passion nyo siya. Ganun po. Kailangan diba? Interesado ka rin. Diba? Yes. Opo. Hindi yun dahil gusto ko ma-monetize, gusto ko maging kagaya ni ganito. Uh-huh. Ganito po. So, dahil hindi po eh. Uh-huh. Ganun po. Dapat po, passion nyo po pa. May nag-request. May nag-request dito, Miss Ria. Doon sa binanggit mo na ginagawa mo daw sa pink salmon, carbonara, pastel, kare-kare. Gusto nila yung carbonara. Paano mo ginagawa daw na
carbonara na gamit ang pig salmon. Pwede bang pakibanggit mo daw lahat na ingredients, nagtatala sila ngayon at papaano yung pagluluto. Ayan. Thank you po, si Nanay Consolacion de Guzman ito at kasama nga nanonood sa Facebook si Tatay Consolacion, Tatay Ben de Guzman, Nanay at Tatay Ben sa Imus, Cavite, gustong magluto ng carbonara gamit ang pink salmon. Go! Po, sige po. So, before po yun, kapag gusto nyo po talagang malaman po, better po na bisitahin nyo po yung aking channel para nandun po kasi lahat ng descriptions at mas maganda rin po yung nakikita nyo rin po, yung actual kung paano ko po ginawa. Pero request po ito. Oo, at saka ano, to si Nanay Consolacion, nasa Imus, Cavite sila, syempre, pag ganito na yung edad, hindi na sila ganong kateki, diba? Ay, okay. Bigay mo yung ingredients at kung paano lulutuin. Ayan. So, syempre po, Mami, Consolacion, ang pinaka-main ingredient po natin, syempre, ang pink salmon. Ayan. So, ako po ay gumamit ng pink salmon fillet. Naman pong pink salmon belly pag medyo medyo konti ang budget natin, pwede rin po. So, gagamit po tayo ng fillet, skin out, and then po, syempre po yung pasta natin. Any kind of pasta po, pwede po yan. Spaghetti, fettuccine, kayo po. And then, po tayo ng olive oil. Then, meron din pong butter, syempre po pang sauté natin. And then, white onion po. Pwede rin naman pong red, kung ano pong preferred nyo, pwede rin po yun. Okay. And then, natin syempre ng cheese, and partially for garnishing, and then, all-purpose cream po, and milk. Yan po. And then, salt, pepper to taste, yun lang po. So, paano po, ang side po ng gagawin natin, magsusauté lang po tayo, using po ang olive oil, at saka po, butter, sauté lang po natin. Yung pong ating white onion. And pero bago po yan, Mami, you have to marinate po, Mami, yung pong salmon po natin with salt, pepper, calamansi, or lemon. Pero kapag imported po yung fish, ginagamit ako rin na imported, lemon ang ginagamit po. Kapag po fish naman po, kapag po ay local, calamansi naman ang ginagamit ko. So, preferably po para po sa akin, lemon po ang ginagamit ko. Mamarinate nyo na po yan ng mga kahit mga 3 hours or more, mas masarap, para po mawala yung lansa. And then, ikot na po yan, Mami Belle, Miss Belle. Yung salmon fillet. Going back po. Pag nasauté natin yan, dalawa po kasi ang ways na minsan ginagawa ko. Pwede po rin natin na parang pan fry. Natin yung salmon na fillet. Or pwede rin, meron po kayo gusto ngayon yung mga double-sided pan. Para siyang walang oil. Then, isushred nyo na po yan. Nasa sa inyo po yan. Tatlong klase yung ginawa ko ng ano po eh. Nung sa carbonara po, pwede po yung cubes lang. Pwede rin po rinet lang. Ayun. So, instead nga po, ang gagamitin po natin is ibang meat, gagamit po tayo ng salmon. Yung meat, yun ang pinaka-meat natin. Ayun. Okay. I-pour na po natin yung mga ano po, yung ibang ingredients like yung all-purpose cream, milk, tapos lagyan ng cheese, and then lagay po natin, preferably po, shredded po ilagay nyo. Shredded. Pag nalagay nyo na po yun, yun na po yung sauce, Mami. Mami Belle. Okay. Ayan. So, meron na tayong meriendang pasta, carbonara, pink salmon, Miss Ria. Apo. Okay. So, bago tayo mag-end, syempre, nasa yung pagkakataon para mag-announce, bumate, at kung ano pa yung gusto mong sabihin. Before we end, we thank you so much, Miss Ria Ramos, Secreto, for your time. Okay, go, go, go. Una-una po, Miss Belle, thank you so much po sa pag-invite niyo sa akin. Ayan. Alam mo, Miss Belle, nung nakaraan nakita ko, 2,000 yung sa pambansang almusal pa eh, no? Nag-throwback. So, thank you sa pag-invite niyo sa akin, sa
sinusuporta, lagi niyo akong sinusuportahan. Syempre. Thank you sa lahat, sa buong mundo at na-prank ko kayo. nainis sa isyo Marco season, ah. Yung iba po sa Facebook Live, Miss Bell, ang daming naapektuhan eh, nag-ailid sa later. Ang galing-galing mo, Sana po, patuloy niyo po akong suportahan sa aking pag-vlog kasama si Nanny Baby. Ayan po, bisitahin niyo po yung aking channel, ayun po, Ria Secreto, at matuto po kayo ng iba't ibang klase ng luto ng salmon. At ayun po, sana po, natuwa kayo. Natuwa po. Sana po at meron po kayo natutunan ng panibagong mga information, vlog, and sa, yun nga po, sa cooking vlog. Thank you so much po, Del. Thank you so much, Miss Ria Ramos Secreto, ang ating food vlogger. Ayan, tinirakay niya yung pink salmon, iba-ibang luto. Merong carbonara, may kare-kare, may pastel. At itinuro naman niya kung paano tayo magkakaroon ng pink salmon carbonara. Well, sa ating pagbabalik, isa pang ating mai-interview. Ito naman ay mula sa Region 13. Topic na Coursera. Ano ba ang Coursera? Magbabalik po tayo. Sandaling-sandali lang. Bye! Ria! ABC.